میگن سلامت ها میشه. Nay, kahit naman anong benta natin, parang wala naman tayong kinikita. Ang taas-taas ang binabayar natin interes sa utang natin kay Aling Roxanne. Naku anak, sana maghimala. Para naman lumangoy tayo sa pera, hindi sa utang, di ba? Oh, ano na? Aling Roxanne, Ano nga? Ano nga eh? Huling palugit yun na ngayon. Ano, wala pa rin kayo pambayad? Ha? Aling Roxanne, pasensya ka na. Alam mo naman, wala pa kami talagang benta. Pero kapag meron naman, di ba binibigay namin sa'yo agad? Alam nyo, ha? Ang kakapal na pagbumukha nyo! Ha? Ano, mga angatwi lang ka ba? Marika! Huwag naman pong kanya. Huwag yung sinasaktan si nanay mo. Anong wag? Pati magsana kayong dalawa! Di dyan ka! Magbabayad? Magkakuha na po ako ng sweldo sa taba. Huwag din lang po kaming ganyan ng nanay ko. Huwag naman ako kayo nananakit. Sobra naman po kayo. Sobra! Ikaw ha? Mo, sobra ka na. Huwag ka bakit! Ay, makakapal na lang ang hangyo! Malinagin ako! Magbabayad ka na ang utang! Ano gusto mo? Magbabayad naman na! Magbabayad? Pero sige! Ulihin ka rito! Alagin yan! Ano? Magbabayad? Sige, ano? Say! Wala naman kayo pambayad, di ba? Ikukunin ko na lang to. Akin na to. Ma'am, baka pwede po akong bumali ulit kasi may babayaran lang po kami ng nanay ko. Lea naman, babali ka na naman. Hindi na pumayag si boss na pabalihin ka ulit. Halos pang isang taon na yung bali mo eh. Oh, sige, sa susunod na lang, Lea. Sir, okay lang po kayo? Sir! Yung gamot ko. Ito po. Ito po. Sir, kamusta na po pakiramdam ninyo? Okay lang po kayo? Medyo okay na. Salamat sa'yo, ha? Walang ka naman. Tanggapin mo to, oh. Ay, naku, sir. Hindi ko po matatanggap yan. Kung ako rin naman, ho, sigurong nasa kalagayan, natutulungan nyo rin ako. Kulang pa nga ito, eh. Tanda lang po. Ay, hindi po talaga matatanggap. Salamat po. Ayoko po. Hindi po. Ah, sigurado ka? Opo. Sige, kung ayaw mo, di pwede ka bang may invite mag-dinner? Po? Dinner? Tandaan mo pa sa salamat ko sa'yo. Pwede naman, ho. Gutom na rin po ako, eh. Sige. Sige, hintayin kita. Ernesto, salamat ka pala, ha? Parati mo na lang akong inaayang lumabas pagkatapos ng trabaho ko. Nahihiya na nga ako sa'yo, eh. Wala yun, Lea. Alam mo kasi, mula nung namatay yung asawa ko 5 years ago, ngayon lang ulit sumaya ang buhay ko mula nung makilala kita. Total naman, matagal na tayong magkakilala. Gusto kong sabihin sa'yo na mahal na mahal kita. Nesta, baka naman nabibigla ka lang. Maraming ibang babae dyan. Hindi ako para sa'yo. Mahirap lang kami. No.
Mia, kahit anong katayuan mo sa buhay, mahal pa rin kita. Nak, okay ka lang ba? Okay lang ho. Mukha ba akong hindi okay? Nak naman, siyempre alam ko kung meron kang iniisip anak kita eh. Paano mo kasi, Nay, nagtapat sa akin si Ernesto? Mahal na daw niya ako. Anak, umamin ka nga sa akin. Mahal mo na ba siya? Mahal. O yun naman pala eh. Bakit ka nalulungkot? Hindi ba dapat masaya ka? Hindi naman ho kami para sa isa't isa. Payaman siya, mahirap lang tayo. Anak, walang pinipiling estado ang pag-ibig. Iniisip ko po kasi yung sasabihin ng iba. Pag naging kami, baka sabihin nila kaya ko siya ginusto dahil may pera o kaya naman ginagamit ko lang siya. Anak, ang importante, totoo ka sa nararamdaman mo. Huwag mong iniintindi ang sasabihin ng mga ibang tao. Galing! Ang galing! Ano? Paling, Roxanne. Baka naman po pa pwedeng habaan nyo ng konti yung palugit nyo sa amin kasi wala pa po talaga kami ibabayad ngayon. Ang galing nyo talaga magdrama, no? Kayong mag-ina? Wes, hindi na pwede sa akin yung paawa effect nyo. Wala na akong pakialam! Aling Roxanne, grabe naman po kayong mga gipit. Mas mataas pa hong binabayaran namin interest sa inyo kaysa sa utang namin, ha? Hindi ko na problema yon. Kung wala kayong pambayad, pwes, lumayas kayo! Layas! Layas! Aling Roxanne, maawa naman po kayo sa amin. Wala po kaming titiran. Oh, problema ko ba ba yun kung saan kayo titira? Wala akong pakialam. Importante sa akin, lumayas na kayo ngayon. At meron ang uupa dito, kaya lumayas na kayo! Bigyan nyo naman po sa amin kahit kayong araw lang. Parang awa nyo na ho. Talaga naman, no? Hindi ko kailangan na pagmamakaawa. Kailangan ko pera! Oh, ha? Roxanne, pera! Wala po kami titira. Wala po kami titira! Wala po kailangan! Kahit ngayong araw lang po. Ay, ako! Pakiusap, pakiusap kayo! Wala ka agad na pera. Matayaran ka namin. Wala akong pakialam! Umalis lang kayo rito! Umalis lang kayo! Anong nangyayari dito? Eh, paano ito mag-inang to? Ayaw magbayad! Bakit? Magkano ba utang nila? Babayaran ko na. Ernesto, hindi mo kailangan gawin yan. Leia, ayokong nakikitang nahihirapan kayo ng ganito. Magkano? 10,000, bakit? Walit ko. Pag-ibol lang pala. Ayan. 30,000 yan, ha? Ayokong nakikita kitang nagmamaliit ng ibang tao. Lalong-lalo na kala Leia. Pag binalikan mo sila, ididimanda na kita. Ikaw naman, Mr. Pogi. Ikaw alam ko lang naman na ngayon magbabayad para sa kanila. Hindi ko sila sinisingit. Salamat, ha? Hindi na kayo gagambalain ng babae niyo. Ernesto, salamat. Leia, alam mo naman, ayokong nakikitang nahihirap kung kayong mag-ina. Maraming salamat. Yeah. Alam mo namang mahal na mahal kita. Pasok kayo, pasok kayo. Oh. Ang laki. Okay naman ho. Ganda-ganda ng bahay. Salamat. Simula sa araw na to, dito na kayo titira. Ha? Ako, Ernesto, alam mo, maraming salamat. Ang dami-dami mo na natutulong talag sa amin. Diba, anak? Wala, ayaw na lang, Edna. Okay naman kami dun sa tinitirahan namin. Hindi naman namin kailangan tumira dito. Leia, dapat masanay ka na. Masanay na kayo na dito na kayo nakatira. Lalo pa ngayon, kakasal na tayo. Leia, will you marry me? Thank you.
Congratulations. Kuya? Hoy! Nasaan si Kuya Ernesto? Kayo ho siguro yung kapatid ni Ernesto. Nice to meet you po. Oo, kami nga. Ako nga pala si Renato. Siya naman si Bethany. Napakagandang katulong mo naman. Ano nga pala pangalan mo? Ako si Leia. Hindi po ako katu... Renato. Huwag kang nakikipag-usap sa ambisyosang katulong na to. Tawagin ko na lang ho si Ernesto. Hindi! Tabi! Ano nangyari dito? Ha? Kuya! We miss you! Ah! Leia! 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 Bethany! Anong nangyari dito? Anong ginawa niyo kay Leia? Ah, anong ginawa? Kuya, umaarte lang yan. Eh, pinatabi ko lang naman siya. Kasi dadaan ako at nakaharang siya. Eh, ewan ko bakit nagpakahulong siya sa pool. Eh, hindi naman pala siya marunong lumangoy. Di ba, Renato? Hinihigan niya ng anak ko. Anong ibig mong sabihin? Sinungaling ako? At hindi sinungaling ang anak ko naman. Tama na yan. Atrebidang nanay? Alam mo, Kuya, ang plastic talaga nung Leia na yun. Kunwari lang, mahal ka niya, pero halata namang pera lang ang gusto nun sa'yo. Dumagdag pa yung nanay ng Leia na yan. Malamang sinulsulan niya yung anak niya para makahutot ng pera sa'yo, Kuya. Hoy, kayong dalawa, ha? Wala akong pakialam sa sasabihin niyo sa kanila. Kailangan tanggapin niyo sila, whether you like it or not. Ernesto, we have to do something. Dahil kapag nawala si Kuya, mahahati yung mana natin sa Leia na yan. Huwag kang mag-alala, ate. Gagawa tayo ng paraan para mapalayas siyang mag-inang niya sa bahay na to. Hindi lang sa bahay na to. Pati si buhay ni Kuya sa lalong madaling panahon. Ernesto, pasensya ka na, ha? Pero napag-desisyon namin ni Nanay na habang hindi pa tayo kasal, mas mabuti sigurong bumalik muna kami sa bahay namin. Oh, Ernesto, kasi ayaw naman namin nagkakagulo kayo ng mga kapatid mo na dahil lang sa amin ni Leia. Na Edna, Leia, hindi kayo pwedeng umalis sa bahay na to. Ah. Tama si Kuya. Huwag na kayong umalis. Pasensya nyo na kami, ha? Na-realize kasi namin na mamahalan talaga kayo ni Kuya. At eventually, magiging isang pamilya na rin tayo kapag kasal na kayo. Kuya, pagigilan mo sila. Kung sila palisin. Dahil sa ayos na kayo, sige. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ha? Simula bukas, si Leia magtatrabaho na sa Restaurante de Chavez. Ito ha. Halika, bago tayo mag-start, kailangan siguraduhin mo muna ang good morning. Malinis itong loob at yung labas ng restaurant, ha? Ah, wala namang problema pagdating sa linis. Dati naman akong janitress. Ah, ganun ba? At saka isa pa, siguraduhin mo rin malinis yung kitchen dahil dito ka magluluto, dito natin ipe-prepare lahat ng pagkain na isa-serve natin. Basta pagdating sa linis, maaasahan mo. Galing mo talaga. Ernesto, parang pinatulan nila si Sir Ernesto parang kapera. Ang tawag dyan, 40 years.
kayong dalawa. Pagbutihin ninyo ang trabaho ninyo, ha? Hindi yung buhay ng ibang taong pinag-uusapan ninyo. Ngayon, kung hindi nyo kayang respeto ang Ma'am Leia ninyo, may bukas ang pinto, pwede na kayong umalis. Tama na, huwag mo silang pagalitan. Ay, ayos ka lang. Ako, tupad. Kumuha ka ng tubig. Please. Ayos ka lang. Anak, kumusta na bang pakiramdam mo? Maayos na po. Pwede na ba tayong umuwi? Huh? Mukhang napagod lang naman ako kanina dahil na-excite ako magtrabaho sa restaurant. Eh, naglala ako sa'yo kanina eh. Hintayin na lang natin yung resulta ng lab result mo. Oo nga. Sige, yun. Ano ka muna? Hindi ka muna dito. Okay naman po. Okay mo? Opo. Sige. Dok, ano pong resulta? Everything is normal. Wala kayong dapat ipag-alala. Ay, sorry. Okay naman po pala. Congratulations, Ernesto and Leia. Magkaka-baby na kayo. Ha? Ano po? Nakikilala na ako. Magiging tatay na ako. Salamat, Dok. Magiging tatay na ako, Leia. Magiging tatay na ako. Iwan ko. Let me guess. Sadyang nagpabuntis ang bruha para lalong mapaikot si Kuya. Paano na ngayon ang gagawin natin? Mas matindi na lalo ang kapit niyan kay Kuya. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong plano. Dala akong luto ni Nanay. Tikman nyo. Masarap ito. Oh, thank you. Nag-abala ka, Pab. Eh, marami naman tayong pagkain dito. Gusto ko sanang ilagay sa menu. Kasi naghahanap yung mga customer ng lutong bahay na affordable. Yun nga lang, hindi kasi nababagay yung mga ganitong klaseng pagkain sa restaurant natin. Nababagay ito sa mga... Yan, sa mga karinderya, yung mga nirarasyon. Yan. Pero masarap. Salamat. Paano mauna na ako sa inyo, ha? Magkita na lang tayo dun sa celebration for the anniversary. Ah, sandali lang, Leia. Napansin ko, wala na tayong stock ng chicken wings. Pwede makicheck mo yung freezer? Kaka-check ko lang ng kagabi, ha? Madami pa? Naubos na ba? Marami tayong orders today. Pwede pakicheck? Oo naman. Good. Si Kuya. Hello, Kuya. Grabe, Dali. Nandiyan ba si Leia? Kanina daw umalis eh. Hindi pa nakakabalik ng bahay hanggang ngayon. Naku, Kuya. Eh, pauwi na rin kami ng mansion. Hindi naman siya nagpunta dito. Baka may ibang pinuntahan? Okay. Sige. Okay, Kuya. Nahanap si Leia. Hindi na mahanap ko. Buhan niyo! Leia! Ernesto! Sandali!
Ano nangyari sa'yo? Sino may gawa sa'yo nito? Yung mga kapatid mo, napakasalbahin nila. Pati anak natin din nadamay nila sa galit nila sa akin. Baka walang hiya ng mga yan. Ay, walang hiya. Nakakatiim sa akin yan. Hindi ko sila mapapatawad. In behalf of Ernesto, we would like to say happy 25th anniversary sa Restaurante de Chavez at sa ating lahat. Hindi ito tatagal ng ganito kung hindi naging maganda ang pamamalakad namin magkakapatid. Restaurante de Chavez is in good hands. At bilang mga kapatid ni Kuya Ernesto, we will make sure na hindi ito mapupunta sa isang manggagamit at masamang tao. Cheers! Buti alam mo, nakakalungkot lang at nakalabas ka pa ng freezer. Alam niyo talagang kaluluwa ninyo. Pati batang walang kamuang-muang, dinadamay yung sagalit ninyo sa akin. Sana nga malaglag na yung batang yan. Para yan sa akin. Yan naman para kay Ernesto! Doon naman kayo sa anak ko! Tama na! Stop! Kuya! Pasalamat kayo, yan lang inabot niyo. Sa susunod, ipapakulong ko na kayo. Sige na, lumayas kayo dito. Lumayas! Ang mahalaga, mag-aral ka ng mabuti para hindi ka matulad sa akin. Sorry, pasensya. Talaga po kung wala na po tayo ibang kamag-anak? Sabi nila, ikaw raw pinakamasipag dito. Kamayin mo! Hindi ka aalis hanggat di mo natatapos linisin niya kinanak. I love you, Nay. I love you, Lola. Tinanggalan nila ang karapatan yung anak ko sa bahay nila, sa mga ari-arian. Isisigawan ako, wala karapatan yung anak mo. Ang akin lang po naman, maibigan nilang nararapat para sa anak ko. Yung karapatan lang po niya, hindi po para sa akin. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang martir. Kaya si Leia, ipinakap na ang mahaba niyang pasensya para rumesbak na. Abangan ang part 2 ng laban ni Leia sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at ito po ang bagong Wish Ko Lang.